Dumepensa naman ang ombudsman sa aligasyong mahina ang kanilang kaso laban sa mga senador, kaya sinubukang amyendahan ang impormasyon nito. Forma lang naman daw ang gusto nilang baguhin at hindi ang nilalaman ng kaso. Samantala, naniniwala ang pamilya Estrada na mahina ang mga kaso laban kay Senador Jingoy Estrada, kaugnay pa rin sa pork barrel scam. Sama-samang dumalo ang ilang kaanak ng senador sa tinatawag na arraignment o pagbasa ng sakdal kanina sa Sandigampayan, ang tumuto kay si Maki Pulido. Huling tumungtong ng Sandigan Bayan si Manila Mayor Joseph Estrada nang hatulan siyang guilty sa kasong plunder noong September 2007. Kanina, balik Sandigan Bayan si Era para suportahan ang anak na binasahan ng sakdal sa kasong plunder at 11 kaso ng graft. Ikalawang plunder case na ito ni Jingoy, pero sabi ni Era, hindi siya nag-aalala para sa kanyang anak dahil mahina naman daw ang kaso. What I'm worried about, always children, yung mga apo ko, hindi sila mapakalay. Kamukha yung mother ni Jingoy, si Dr. Aloy. Hindi ko na makausap. Lagi meron sa akin dasal ng dasal. Nasa Sandigan Bayan din ang buong pamilya ni Senador Jingoy Estrada. Maaga pa lang dumating na ang asawang si Cressy, inang si Dr. Aloy Ejercito, mga kapatid na sina Jude at Jackie, pati na mga pamangkin at malalapit na kaibigan. Pero wala ang mga anak ni Senator Estrada. Sabi rin ni Cressy, mga anak nilang hirap pa rin hanggang sa ngayon, lalo na ang bunso nilang si Jill na 8 taong gulang pa lang. Nakangiti naman si Cressy paglabas ng korte. Ipinakita raw kasi ng motion to amend information na inihain ng prosekusyon kung gaano kahina ang kaso laban sa kanyang mister. Hindi lang po daw weak yung case, sabi po sa amin ng mga lawyer, but it's defective. So sana nga po mag-grant yung inihiling namin sa Panginoon na dinadasal namin na madismiss po yung case ni Senator. Sabi pa ni Cressy, wala namang inaangal ang senador sa kalagayan niya sa loob ng kulungan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras.